Ngayon po ay ginugunitan natin ang mga sumusunod. Farms Safety Month, Proclamation Number 115-A, Series of 1966. National Lung Month, Proclamation Number 1761, Series of 1978. Buwan ng Wikang Pangbansa, Proclamation Bilang 1041, Series of 1997. National Electrification Awareness Month, Proclamation Number 1743, Series of 2009. Breastfeeding Awareness Month, Republic Act Number 10028 of 2010. History Month, Proclamation Number 339, Series of 2012. National Census Month, Proclamation Number 1031, Series of 2015. National Hospital Week, Proclamation Number 181, Series of 1993. Philippine National Research System Week, Proclamation Number 1309, Series of 2007. Philippine National Police Service Anniversary, RA Number 6975 of 1990. National Indigenous Peoples Day, RA Number 10689. National Library Royal Order 689 of 1887. International Humanitarian Law Day, Executive Order Number 134, Series of 1999. National Language Week, Proclamation Number 19, Series of 1988. Made in the Philippines Product Week, Proclamation Number 76, Series of 1936. At ngayon po ay pakikilala natin ang nanalo sa isang pageant, Miss Possibility, na ginanap sa Ateneo de Manila mula sa Barangay Palatiw, Maria Cristol O. Barajas. Ang award po niya ay Miss Humility, equivalent to first runner-up. Congratulations. Nangin. Muli palakpakan po natin sila. Maraming salamat po sa mga departamentong nangangasiwa para sa maikling programang ito ngayong umaga. Ito po ay mula sa Education Unit. Maraming salamat, PCIST and PCLP. At ako naman po si Joy Alamo. At ako po si Raynan Marin. Maraming salamat po para sa palatuntunang ito. Kami po ang inyong naging punong guro para ngayong umaga. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Sopo. Isang maganda at mahangin na umaga sa ating lahat, sa ating Vice Mayor Dodot at mga konsehal, sa ating national government agencies, sa BFP, PNP, BJMP, sa ating Education Unit, kasama ang sports unit natin, kasama po ang PCIST, PCLP, at may nakaligtaan ba ako? Ayan, ba't nasa likod yung mga hepe natin? Pauso lang kayo, ganun. Okay yan. Yung mga nagaantay sa taas, sa inyo ba yan, Ma'am Esther? Hindi naman. Ano kaya? Sa requirements sa scholarship po yata yan. Baka sa COMELEC yung iba rin, ano? Ayan. Yes, nag-extend po tayo. Nag-extend po tayo ng deadlines para sa Pasig City Scholarship Program natin para yung iba bukas na lang, sa susunod na linggo na lang po pumila para hindi po ganun kahaba ang maging pila. Ano? So, para sa kaalaman po ng lahat, ina-announce naman yan sa PIO natin at sa mga group ng scholarship office po natin. And speaking of scholarship, marami tayong mga bagong programa, bagong ginagawa sa ating lungsod. Ang pinakamalaki at pinakamahalaga po ang bagong naipasa ng ating sanggunian panlungsod sa pangungunan ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski, na siya po ang nakaisip ng programa na ito na Tertiary Scholarship for Private Schools. Ayan po.
makakasama po natin dito at na magkakaroon tayo ng MOA signing, inaayos na lang po ng ating mga staff, ang Arellano University at Pasig Catholic College. So ang mga ating mga kabataan, marami po nag-a-apply sa state colleges and universities, kasama po ang ating lokal na pamantasan, pamantasan ng lungsod ng Pasig. Kaso, hindi naman kaya ma-absorb ng PLP ang lahat ng nag-a-apply. Halimbawa po, ngayong darating na school year, ay meron pong nasa humigit kumulang 600 na mga estudyante na pasado sa qualifying exam, ngunit hindi po ma-absorb ng pamantasan natin. So, meron tayong dalawang option. Pwede nating lakihan pa ang PLP. Wala naman masama doon, pero siyempre, hindi po ganun kadali yun. Bukod sa CHED requirements, may financial requirements po yan, may logistical and space requirements. So, isip natin, ba't hindi natin i-partner? At ito po, naging ideya ng ating butihing Vice Mayor. Sabi sa atin ni Vice Mayor Dodo, merong mga schools, merong mga colleges, universities, mga pamantasan dito sa lungsod natin na privado, sa pangkaraniwan, hindi tayo nakapagpadala doon ng mga scholar. Kaso, itong mga school na to, dahil sa pandemya, medyo nahihirapan. Yung iba nga, halos magsara na. Ano? Ang PCC, alam natin, talagang nahirapan sa panahon ng pandemya. Bumaba ng gusto ang enrollment. So, ba't hindi natin tulungan ng mga tertiary schools natin dito sa Pasig habang natutulungan din yung mga nagnanais na magkolehiyo at yung mga kwalipikado magkolehiyo na kulang sa kakayahan. So ito pong ang tawag po natin dito, at si Vice Mayor Dodot rin po nakaisip ng pangalan na Pag-asa Scholarship Program. Ito po ay hindi po pataasan ng grades. Yung kasalukuyan pong scholarship natin kasi kailangan meron kang grade requirements, ganun po. Ano? Ito po, hindi po pataasan ng grades. Basta pasado lang sa qualifying exam, hindi naman ganun kataas ang grade na kailangan dun. At basta hindi bumabaksak, tanggap po sa Pag-asa Scholarship Program natin. Siguro ilalabas na lang ng ating education unit yung guidelines para rito sa susunod na mga araw. Kailangan lang mauna yung MOA signing kasama ng Arellano at ng PCC bago po ilabas yung guidelines. Kaya sa mga mag-a-apply, abangan na lang po natin ito. So sa ating City Council, sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot, congratulations sa napakagandang programa na ito. Details to follow na lang po. At hindi lang po basta yung scholarship sa tertiary ang iniintindi natin o inasikaso natin. Ang gusto po natin yung para sa lahat ng kabataan natin. At kung tutusin, hindi lang naman sa kabataan. Dahil meron tayo mga enrollees sa livelihood programs natin, sa PCAST, pati sa BCLP, na hindi naman kabataan. Ano? Speaking of kabataan, makalimutan ko pong batiin ang ating chairperson on education, ang kinikilalang ina ng konseho at tita ng buong lungsod ng Pasig, Councilor Cory Raimundo. Happy birthday po. Saktong-sakto dahil siya po ang chairperson ng education sa ating Sanggunian Panlungsod. At na-tiyempo lang, last week ay hindi tayo nakapag-flag raising dahil sa malakas na ulan. Kaya talagang tinadhana po Tita Cory na ngayon po ang education dahil birthday niya po kahapon. Muli po, yung lahat ng ginagawa natin, yung tinatawag nating multiple pathways sa iba't ibang posibleng career, sa lahat ng pwedeng career ng isang bata o ng isang mamamayang Pasigenyo. Hindi naman, gusto man natin aminin, hindi naman lahat, kahit naman sa mga more economically developed countries, hindi naman talaga lahat ay nagka-college. May mga ibang career na magandang career din naman, pero hindi naman kailangan mag-college. Pero ang importante ay pinagtutuunan natin ito ng pansin, bigyan natin ng mas malaking pagkakataon at oportunidad ang bawat Pasigenyo, lalo na ang mga kabataan Pasigenyo natin. Kaya kailangan tingnan natin ang lahat ng pathways papunta sa mga career o papunta sa success o tagumpay sa buhay. Ano? At ang malaking bagay po ay hindi lang ang ating pamantasan,
Malaking ano po yung pamantasan, yung tertiary scholarship program natin, yung bagong Pag-asa scholarship program, yung existing Pasig City Scholars program natin. Malaking bagay, importante po yan, pero kasing importante lang po ang ating alternative, yung mga TVL po natin, yung TechVoc natin, yung PCIST natin, yung magiging private partnerships din natin na patungkol dito. Kasing importante lang din po yan. Ano? Kaya kailangan patuloy nating palakasin yung mga programa, hindi bilang mga individual na programa, hindi bilang mga programa na nakasilo o kanya-kanya tayo, kundi isang programa na isa po lahat. Yan po ang ating direksyon sa susunod na mga susunod ng mga araw, susunod ng mga taon. Ano? Para pag meron tayong kabataan Pasigueño, ano man ang career na gusto niyang puntahan, ano man yung landas na gusto niyang taakin, ay nandun po tayo, nakaalalay at nakasuporta. Kung ano yung nasimulan na natin, gawin pa nating mas cohesive, mas buo, at dapat nagkakaisa ang bawat opisina, bawat programa ng ating lokal na pamahalaan. Lokal na pamahalaan. Kaya sa inyo pong lahat, ating EDUC unit, yung ating mga atletang kabataan, nandun din po sa Marikina ngayon, meron tayong more than 100 representatives ano, sa buong Pilipinas, isa tayo, although regional yung ano natin, pagdating sa individual LGUs sa buong Pilipinas, isa tayo sa pinakamaraming representative sa palarong pambansa po natin, at naabangan natin yung mga resulta. Sigurado po, magiging maganda mga resulta ng mga atletang kabataan mula sa Pasig. Muli po sa ating lahat, sa ating City Council, sa ating mga opisina, para sa ating edukasyon dito sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Keep up the great work po. Adjourn na po tayo. Good morning po.